What's up guys, it's Asiatic. Welcome back to my channel. Isa na namang unboxing video ang gagawin natin ngayon. Today, we will be unboxing Jordan 1 Ban Mid Version. Tapos, pag-uusapan din natin yung resale value niya at pag-uusapan din natin kung bakit mga old sneakerhead hate this particular silhouette, the mid silhouette. So stay tuned, it's coming right up. So guys, here is the box. Actually, kararating niya lang kanina, so I decided to do a video. At saka, hindi ako naglalabas ng video recently because the weather has been bad and wala pa akong lighting. So, nagre-rely lang ako pag maganda yung araw. So, at least, makikita niyo mabuti yung mga products na ina-unbox ko. Unbox na natin, guys. Shaky siya. Wala siyang stuffing sa loob para hindi masyadong gumalaw yung shoe. By the way, guys, bago kong hat. Kagagawa lang to last week. Kung trip nyo siya, it's the Nature hat, the Element hat, sa brand ko. Yeah, pinopromote ko na rin yung brand ko. Before, hindi ko siya masyadong pinopromote sa mga videos ko. But now, gusto kong gumawa ng vlog din about my business kasi marami nagtatanong. Pagkikita ko sa inyo sa mga life vlogs ko. So, kung hindi pa kayo nakasub sa channel ko, guys, please sub kayo para updated kayo lagi. Ito na siya, guys. Thank you, card. Thanks for shopping. Tapos meron silang mga questionnaire. We don't need that one. Everyone is just interested in what's in the box. Yung box, hindi siya typical na Jordan 1 box. Normally, yung Jordan 1 box na retro high, nakalagay Nike. But this one, because it's mid, so it's different. By the way, this is my first mid, so first impression ko rin to. Normally kasi, mids hindi ako bumibili. Lagi ako mahilig dun sa retro high. Yun ang pinaka-prepared ko na silhouette. Yung Ban, isa sa mga pinakasikat na colorway ng Jordan 1. At saka yung highs nito, super, super mahal ng resale value niya. Hindi ko ma-afford yung ganong presyo ng resale. It's like around 1,000 pounds. Meron siyang Jordan Jumpman na box. Tapos, yung tissue paper niya na white. Tapos, meron siyang 23 gold. And then, alam na alam mo pag nasubok na siya at saka hindi. Kasi yung mga iba, pag may galing sa shop o may may nagsubok na, makikita mo yung tissue paper lukot-lukot na, pero to talagang fresh na fresh talaga siya out of the box. Nice. Wow, I'm impressed. So check out natin to, guys. What else comes in the box? Walang extra laces. Yeah, it's just the shoe. So this is it, guys. Tell me what you think. What do you think of the shoe? So, meron na siyang creases dito. So pag-usapan natin yung shoe na to. Typical Jordan 1 pattern. Lahat ng mga Jordan 1 or mids or highs, ganito lagi sila. Tapos white yung midsole niya, black leather, tapos yung swoosh niya is red. Tapos dito sa heel, red leather din siya. Red yung toe box niya, leather red. Tapos meron kayong flat laces, yung tongue niya gawa siya sa nylon, tapos meron siyang nylon tag na Jumpman, yung wings logo ng Jordan 1. So kung meron kayong Jordan 1, nakikita niyo karamihan ng wings ganito siya, yung logo niya. Tapos dito, leather din siya na black. I must say, yung leather niya, hindi siya masyadong kagandahan. Masyadong, parang low quality yung leather niya. Makikita mo sa mga ibang Jordan 1s na tumbled leather sila na magaganda, na soft. This one is a bit hard. So I could imagine na mas easy siyang ma-crease.
inner soul na meron siyang red na Jumpman. Yeah, that's it actually. Yung original nito, yung heist nito, yung retro nito, super mahal siya. But I really like this colorway, so I decided to grab the mid. So pag-usapan natin bakit lahat ng mga sneakerheads or almost mga old school sneakerhead hindi nila gusto yung mid. Karamihan ng mga sneakerheads na old school, talagang yung diehard sneakerhead sila, gusto nila i-wear lang nila yung talagang classic na mga retro, yung retro colorways, kaya mahilig sila sa high Jordan 1s. Tapos to, kalalabas lang nitong mga mids at saka yung lows, so hindi nila masyadong ina-accept. But for me as a sneakerhead, I don't really care about if it's high or retro or it sticks to the classic classics. Basta for me, I like what I like. So kung maganda yung shoe and trip ko yung shoe, you know, it doesn't matter if it's hype or not, I still buy it, you know, kasi yun ang hilig ko. Like, mahilig talaga ako sa mga shoes, hindi lang porque Jordan siya or hindi lang porque Yeezy siya or something like that. Obviously yun ng mga nire-review ko kadamihan, pero marami pa rin akong mga shoes na binibili na, you know, low-key sila, na hindi sila sikat. But like I said, bro, wear what you guys like. Huwag kayong magpapasunod sa kung anong hype. Huwag kayong magisabay sa uso, basically. So, you have your own style. Kung anong gusto nyo, kung Timberland lang ang gusto nyo, kung ano lang ang gusto nyo, just buy those ones. And nung nakita ko to, I know that I can't afford the Vans. And this is like the next best thing when it comes to the Van. So I decided to cop it. I will keep this one for everyday use. And yeah, I will rock this one. I like it. Kaya ayaw ng mga sneakerheads ang mids because it kills the resale value of the highs. Imagine like ito yung highs nito, super, sabi ko nga sa inyo, super mahal niya. So pag ngayon lumabas yung mids, so hindi nagugustuhan ng mga ibang reseller because it kills the resale value of like yung pair na hawak nila na highs. Tsaka isa din na hindi na gusto ng mga sneakerhead ang mids is because of the quality. Like I said, the quality is not as good leather. Talagang cheap na materials ang gamit nila. But hopefully that will get better in the new releases to come. Usapan naman natin ngayon yung resale value ng shoe na to. So at the moment, ang resale value nito is almost retail price pa rin siya. Kung pumunta kayo sa StockX, hindi nyo makikita na nag-increase yung price. Siguro mga 100 pounds or 120. Kasi ang original retail price nito is 95 pounds. Pero at the moment, siguro yeah, 10 pounds. Tumaas ng 10 pounds. Siguro mga 110, 115. Maliliit na sizes, mga 130 to 150. Pero at the moment, hindi siya masyadong kalakihan. Bagong reseller ngayon, nag-i-invest sila sa mga mids. So dahil nga super hard to get na yung mga highs. So especially with this kind of colorway, you can make money on it in a long run. With this one, this is a great colorway and I'm sure a lot of people will love to have a pair of these. Like I said, marami pang stock sa Europe or sa mga local shops at the moment. Patitingin ko lang, hindi pa sold out. But yeah, that's about it guys. If you wanna hold it, hindi kayo magsisisi, magkakaroon pa rin kayo ng resale value. And if you rock it, it's amazing colorway. Although the materials are not as great as the original ones or the highs. And hopefully, it will get better in the future. So yun siya guys. So if you like this video guys, at saka mahilig kayo sa mga sneakers, check nyo, sub na rin kayo sa channel ko. Marami akong iba-ibang videos na ginagawa. So please sub, share, like, subscribe, and see you on the next one guys.